Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siniglihila ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inalang Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inalang Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inalang Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayabang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin. Sinawa. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sunong unang, ngayon magpakailan ng lupasolang hanggan. Sinawa. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sunong unang, ngayon magpakailan ng lupasolang hanggan. Sinawa. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sunong unang, ngayon magpakailan ng lupasolang hanggan. Sinawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isama po natin sa ating banal na misa ang pasasalamat at special intentions nina Consolacion at Pamilya, June Enriquez at Pamilya, Reynold Cabrera at Pamilya, special intention ni na Ruby at Mila Alungalay, Reynold Cabrera. Para sa speedy recovery nila Noel Cabral at Manuel Mateo. Para sa kaluluwa nila Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Alberto, Solomon, Leticia, Francisco, Julia, Arsenio, Agida, Enrique, Lucy, Nestor, Susana, Monsignor Jose Antonio Galvez, at si Antonieta. Ika-15 ng Marso, ika-4 na linggo ng Kwaresma. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang matutong umibig at hindi lamang magkamal ng mga kaalaman ang dapat matutuhan ng kabataan. Sa liturhiya, ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag na linggo ng Leyatare na mula sa pambungad na antipona. Magalak tayo't magdiwang. Sa gitna ng Kwaresma, tayo ay nagsasaya na sa tiyak na tagumpay na makakamit sa pagkabuhay ng Panginoon. Sa araw na ito, maaaring rosas ang kulay ng damit sa liturhiya dahil sa matandang kaugalian na binabasbasa ng Santo Papa ang gintong rosas na ibinibigay sa tanging lingkod ng simbahan. Sa turo ng simbahan, ang matutong umibig. Ito ang hamon ng buhay na inihaharap sa atin ngayon. Ang matutong umibig,
hindi lamang ang magkamal at makakuha ng impormasyon. Ang tunay na pag-ibig ay ang umibig at hayaang maibig din ng iba. Kaya mahirap makamit ang ganap na pag-ibig ng Diyos sapagkat maaari natin siyang ibigin, subalit ang mahalagay, hayaan natin na ibigin tayo ng Panginoon.
Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit. Kapatid, magalak tayo't magdiwang sapagkat ang ating Diyos ay sumasagip sa atin bagamat tayo'y makasalanan pa. Ito po ang ibig sabihin ng Laetare Sunday. Kaya po rosas ang suot ng inyong mga pari. Ngayon, darating ang kaligtasan at ito'y sigurado na dadalhin sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Simulan po natin ang Linggo ng Laetare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paano hindi naging tapat sa Panginoon ng Israel. Ngunit mulit-muli pa rin, nagpapadala ang Panginoon ng mga sugo dahil sa kanyang habag sa kanila. Siya pa rin ang gumawa ng paraan upang mapalaya sila mula sa kanilang pagkaalipin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama na sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakakarimarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga nila sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta ay pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ng Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian, na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinauubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inuutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugunan sa Salmo, atin pong itutugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin do'y yaong dala naming lira, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig.
tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano naming aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon, ayaw ko nang lira kong hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo'y hindi ko hahangarin, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang kasaganahan ng habag ng Diyos na siyang dahilan ng ating kaligtasan. Naligtas tayo hindi dahil sa ating mga gawa, kaya wala tayong maipagmamalaki kanino man. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniyukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iyukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinangangaral ni Jesus na pag-ibig at habag ang nagbunsod sa Diyos upang isugo ang kanyang anak, hindi upang magparusa, kundi upang magligtas. Gayunpaman, ang sino mang hindi tumatanggap sa habag ng Diyos ay humahatol na sa kanyang sarili ng kaparusahan. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Thank you.
Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Honestly, may tatanong po ako sa inyo. Honestly, alam niyo po ba ang pagkakaiba ng langit, purgatorio at ng impyerno? Bilang mga Katoliko-Kristiyano, ano po ang pagkakaiba ng mga ito? Alam po ba natin kung sino ang napupunta sa langit, kung sino ang napupunta talaga sa purgatorio, at kung sino ang napupunta sa impyerno? Wala naman po sana, ano? Pero ano po yung pamantayan? Alam po ba natin? Tinatanong ko lamang po, mga kapatid, sapagkat lahat po tayo, bata man o matanda, lahat po tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay huhusgahan ng Panginoon, lahat tayo ay darating sa wakas. Sabi nga po ng isang kasabihan, begin with the end in mind. Hindi ba? Kung alam mo ang iyong pupuntahan, eh dapat ngayon pa lang sa simula, yun na ang iyong nasain. Yun na ang iyong pagtrabahuhan. Pero kung hindi natin alam sigurado kung anong pupuntahan natin at hinahayaan lamang natin na ang ating pang-araw-araw na buhay ang magsalita para sa atin, eh mahirap po iyon. Mabalik po ako, mga kapatid. Ano po ang pagkakaiba ng mga taong pupunta sa langit, sa purgatorio at sa impyerno? Sa katesismo po ng ating simbahan. Sa isang simpleng pamamaraan, mga kapatid, ganito po iyon. Depende lang po sa kabukasan sa Diyos. Openness to God. Ang mga nasa langit, mga kapatid, at mapupunta sa langit, yung pong mga taong hindi po perpekto, ngunit hinayaan nila na ang Panginoon ang maglinis sa kanila. Buong kababaang loob na lumapit sa Panginoon at inaamin, katulad ng pagbasa natin kahapon, sinabi ng lalaki, Panginoon, ako po'y makasalanan, mahabag po kayo sa akin. People who on earth were so dependent on the mercy of God. Inaasahan nila na ang awa at habag ng Panginoon ang maglinis sa kanila. Bagamat nakikita nila ang batik sa kanilang buhay. Tingnan niyo po ang buhay ni San Agustin, hindi po ba?
Nagsimulang makasalanan, magulo ang isip. Nagkaanak sa pagkabinata. Luha ng luha ang kanyang nanay. Nagbago. Nagpakumbaba. San Ignacio ng Loyola, yung pong nagtayo ng mga Jesuita, no? Ng Society of Jesus, napakayabang. Sabi nila, napakayabang dahil pandak. Maliit lang si San Ignacio ng Loyola. No? Mayabang. Pero nung tamaan siya ng kanyon at nahiga, no, naratay sa katre, walang magawa, binasa ang buhay ng mga banal at sinabi, kaya ko rin ito. Pero dumaan sa napakaraming mga pagsubok at buong kababaang loob na inilapit ang sarili sa Diyos, may isa pa pong kwento na siya ay iyak ng iyak, luha ng luha, kada po siya magmimisa, iyak siya ng iyak, kaya pinagbawalan siya ng mga doktor dahil madadamage na raw yung kanyang mata. Saka iiyak, marahil dahil sa kanyang mga kawalang yaan, ano? O yung naughtiness na ginawa niya nung siya'y binata pa at hindi pa pare. Hindi perpekto, pero ibinukas ang sarili sa Diyos. Sabi nga sa ating mabuting balita, si Jesus ay itinaas upang ang sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Tinignan si Jesus at nakita kay Jesus ang pag-asa at hindi siya binigo nito. Sa impyerno muna mga kapatid, langit, ng mga nasa langit, nasa impyerno, ano po ang kaibahan? Kung ang mga nasa langit po bukas sa Panginoon, yung mga nasa impyerno, parang vault nyo, saradong-sarado. Hindi makapasok ang hangin. Bakit? Dahil sa mundong ito, kinalimutan ng Diyos. Hindi po kinalimutan na nakalimutan, kundi pinili na huwag magpailalim sa Diyos at piniling sundan lamang ang kagustuhan ng sarili. In short, selfish. Dito sa mundong ito, sa bawat sandali ng kanyang buhay, pinili niya, hindi naman na magpakasama, pinili niya ang hindi makialam. Maski sa sarili niyang buhay kabanalan, at inabutan ng kamatayan, at nabulit sa impyerno. Bago ko po sabihin mga kapatid sa inyo, yung sa purgatorio, sinasabi po na ang tao ay creatures of habit, hindi po ba? Na ang mga tao, ang mga nakakasanayan natin, yung mga habits natin sa ating buhay, napakahalaga niyan sapagkat yung habit na yan dadalin mo hanggang sa dulo ng iyong buhay. Halimbawa, ang isang taong palamura, mag-drive sa sigsag sa Baguio, malaglag ang sasakyan, hindi mo aasahan na magdarasal ng Abaginoong Maria. Magmumura at magmumura yan, maski sa huling sandali ng kanyang buhay. Bakit? Because we are creatures of habit. Ang isang taong paladasal, kapag dumating sa panahon na siya ay nasa bingit ng kamatayan, magdarasal. Bakit? Because we are creatures of habit. Kayo po, mga kapatid, ano po ang mga habits ninyo? Ano po ang habits natin? Dahil probably, sa purgatorio, maraming mga tao ang habit, hindi gaanong formed ang habit, no? Mga taong pupunta po sa purgatorio, yun daw po mga taong nakamatayan na pinili ang Diyos, ngunit merong bahagi ng sarili na makasarili pa. May bahagi ng sarili na sabi nila ay meron pang roughness, no? Hindi pa perpekto. Alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit po ipinagdarasal natin ang mga tao sa purgatorio at hindi mga tao sa impyerno? Dahil ang mga tao sa impyerno hindi na natin pinagdarasal, dahil sila ay sarado. They have chosen
to turn their back on God, and that is their final decision, and God allowed them to be that way. Ang mga pinagdarasal na lang po natin, mga kapatid, yung mga tao nasa purgatorio sapagkat nakabukas. Ngunit kailangan pa ng tulong na manalangin sapagkat hindi na nila kayang manalangin sa ganang sarili nila. Tayo na lamang ang mayroong kakayanang tumulong sa kanila. Kaya kung sa paningin nyo, yung inyong mga mahal sa buhay ay nasa purgatorio at wala sa langit, ipagdasal nyo ng marubdob. Hindi para suhulan ng Diyos, kundi para tulungan ng Diyos na buksan ng kanilang sarili. Hindi po ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang Diyos ang lumalayo sa kanila, katulad ng sinabi sa ating mga pagbasa. Sila ang medyo tabingi ang pagharap sa Diyos. Tabingi, sapagkat unti-unti kailangan pa nilang buksan ng kanilang sarili na sa kanilang desisyon sa mundong ito, hindi nila nagawang piliin ang Diyos ng buong buo. Mga kapatid, kaya ko po dito sinimulan ang akin pong homilya ay sapagkat ito po ang ating wakas. Dito sa mundong ito, dito tayo gumagawa na ng mabuti para dalhin natin doon. Dito natin sinasabi sa pamamagitan lalong-lalo na ng ating mga gawa na ako ay kakampi ng Diyos, ako ay para sa Diyos. Kasangga ko si Jesus at kasangga ako ni Jesus at sasamahan ko siya. Tanungin niyo po ang sarili niyo. John D., kasangga ka ba ni Jesus? Are you a friend of Christ? Bernie, are you a friend of Christ? Ano man ang pangalan mo? Are you really a friend of Christ? At hanggang saan kaya mo siyang samahan? Hanggang saan? Can you go with Him on the crosses of your life? Sa mga krus ng iyong buhay, kaya mo ba siyang samahan? Sapagkat sinasabi po sa atin, mga kapatid, only through the cross that we achieve salvation. Sa pamamagitan ng krus na banal, dumarating sa atin ang kaligtasan. Sa mga krus ng ating buhay, dito pumapasok ang pagtulong ng Diyos sa ating buhay kung hihingi natin ang Kanyang tulong at hindi lamang aasa sa sariling lakas. Dito tayo sa mundong ito, gumagawa ng desisyon. Napakahalaga po ng mga desisyon ninyo, mga kapatid. Napakahalaga. Choices. Born of our intellect and our will, choices. Tingnan po natin kung ano ang mga pinipili natin sa ating buhay. Kung maliliit na mga bagay nagdadala sa atin sa pagiging makasarili, kung maliliit na bagay nagdadala sa atin sa pagpapakabuti, tignan po natin maigi. Pakasiguraduhin po natin, mga kapatid, na hindi tayo aabutan ng kamatayan, na hindi tayo kakampi ni Jesus. Uulitin ko po, siguraduhin po natin na kakampi po tayo ng Diyos hanggang maabot natin ang kamatayan. Bakit? Sapagkat ang mga kaibigan niya lamang ang may karapatang magsaya. The people who have looked on the cross as part of their salvation, as the source of their salvation. Ano po ba ang mga priorities ninyo sa inyong buhay? Do you really look at Jesus Christ on the cross and really follow Him every day, every single day? Hanggang abutin tayo ng kamatayan. Tandaan po natin, mga kapatid, we may have the whole world in our hand, but if Christ is not with us, the things that are in our hands will turn into dust. But if we have Christ with us, then everything will be ours. Sandali po tayong manahimik.
at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating dasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay, nilibing. Hanap sa kanaroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na muli. Makit sa langit, naloklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, halinang dumulog sa Diyos na sagana sa habag at dakila sa pag-ibig para sa ating mga pangangailangan nating isamo, Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang ang banal na simbahan ay mahikayat ang lahat na sumampalataya sa Diyos at magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang ang Diyos na nagmahal sa daigdig at nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang siyang pumawi sa lahat ng madilim na balak at gawain, nang makamit ang ating pamayanan, ang liwanag ng katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kahabagan. Upang yaong mga nagkakanlong sa ibang bansa dahil sa digmaan at yaong nawala ng tahanan dahil sa pagkain, kami iyong kahabagan. Para sa ating mga pasasalamat at kahilingan, gayon din na Consolacion at Pamilya, June Enriquez at Pamilya, Reynold Cabrera at Pamilya, espesyal na kahilingan na Rudy at Mila Along-Alay at Reynold Cabrera. Para sa mabilisang pag-alin ni Noel Cabral, Manuel Mateo at Leticia Peña. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Para sa kapayapaan ng lahat ng pumanaw, lalo na sina Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Alberto, Solomon, Leticia, Francisco, Julia, Arsenio, Agida, Enriqueta, Lucy, Nestor, Susana, Monsenyo Jose Antonio, at Antonieta. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Ipanalangin din po natin, mga kapatid, na mabigyang katarungan ang pagkamatay ng Fallen 44. Isama na rin po natin ang ating mga panalangin sa mga kapatid nating Kristiyano at Muslim na patuloy na inuusig at pinapatay, lalong-lalo na ang mga taga-Syria, Iraq, Palestina, Ehipto, Libya at ilang mga bansa sa Africa, Asia at Europa, para sa kanila manalangin tapan sariling kahilingan. Amang mapagmahal, walang sawa mong tinatawag yung mga naliligaw pabalik sa iyong tahanan at inaanyayahan sila sa pagbabagong buhay. At sa iyong anak na itinaas sa krus, pinagkalooban mo kami ng kapatawaran upang mabuhay sa liwanag ng katotohanan.
Dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa namin ang iyong awa't habag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurahan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Alberto, Solomon, Leticia, Francisco, Julia, Arsenio, Agida, Enriqueta, Lucy, Nestor, Susana, Monsignor Jose, Antonio Galvez, at Antonieta. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Thank you.
kapatid, bilang pamilyang patuloy na minamahal at kinahabaga ng Ama, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.